Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. At simulan natin ang pagdiriwan ba na misa ang saksi sa dakilang pag-ibig ng Diyos at kanyang pagkalinga upang ating mga panalangin itinataas natin ngayon ay mabigyang kahalagahan, kahulugan, mapagpalang pag-aruga na sa ating dumarating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumairin. Pinapahayag sa mabuting balita kung anong kahulugan ng buhay na tunay ngang hindi nagpapabaya ang Diyos mula pa sa ating pagsilang o nung tayo nasa napupunan ng ating mga ina hanggang sa buhay na walang hanggan, ginalamang ang lahat ng mga pagpatunay, pagpatibay ng pananampalataya na tayo sinusubaybay ng Diyos at hindi naalis ang kanyang walang hanggang pagkalinga, kanyang kagandahang kalooban na itinatangi natin sa tuwina. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ng ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gayon mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Tulad ng nabanggit ko na sa dakong una, at habang binabasa ninyo ito,
malalaman ninyong naunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga Hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay may pakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Haleluya! 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 Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Haleluya! 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 Sumayin niyo ang Panginoon at ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw,
hindi niya pababaya ang pasukin ng kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sa pagdarating anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Tinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambayan ng ito upang magbigay ng ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon sapagkat dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ng ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom, maglasing, darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di-tapat. At ang aliping nakaaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusangan ay tatanggap ng magaan na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Medyo mahaba ang ating pumabuting balita pero ito ay siksik sa lahat ng mga panawagan ng ating Panginoon Jesucristo. At kung ako ay nakaalagad na nakikinig nung si Kristo ay nagpapaliwanag ng mga bagay nito, talagang dapat kong tingnan mabuti kung ano yung mga sumusunod pang mga pangyayari, kung ano pa ang mga ibig ipahayag ni Kristo. At kapag siya ay huminto na, ako'y magtataka. Ano kaya ang ibig sabihin ni Kristo sapat ito ay isang talinghaga ng mga aliping naghihintay sa kanilang Panginoon, lalong-lalo na pinupunti rin to ang muling pagbabalik ng Panginoong ito sa ano ang gagawin ng mga alipin. Una sa lahat, pinapahayag ng mabuting balita, oo, may wakas ang lahat ng bagay, may lawakas ang panahon, may wakas ang buhay ng tao, pero hindi mawawakas ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ito'y napakalagang umiikot dito ang paliwanag ng ating Panginoon Jesucristo, manatili ang pagmamahal ng Diyos, ang kanyang kagandahang kaloobang hindi magmamaliw, at ito'y manatili hanggang sa katapusan ng sandaigdigan o beyond the ends of the world, ika nga. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, sapat mismo siya ang pag-ibig, hindi ito maalis sa sangnilikang pinagtitibay dapat, lalong-lalo na ng mga tao na gaganapin natin ngayon, pagtitibayin natin ang mga bagay nito. Ito ang ating pinanghahawakang hindi mawawala sa piling natin. Ano man ang mangyari, ang pag-ibig ng Diyos mananatili para sa atin magpakailanman. Ikalawa, napakahalaga nitong mabuting balitang ito na nagbibigay kahulugan sa ating katapatan bilang mga lagad kung ano ang inaasahang gaganapin natin, inaasahan ng Diyos na dapat ay gaganapin nga natin. Ngunit, alalumbaga,
may mga bagay na nakakalimutan natin, nalilistay ng landas, sapag nadadawi tayo sa ibinibigay na makasanglibutang ito, nawawala ang landas ng ating buhay na ipinahayag ng Diyos, na tumutulong siya at kumakalinga, ano pa at minsan ba o madalas, lumilihis tayo ng landas ng ating buhay. Ang solusyon na binibigay dito ng ating Panginoong Kristo na nung paman na sinimulan niya ang paghahari ng Diyos na may kinalaman sa repentance and forgiveness. Pwede tayong magbalik loob sa Diyos, pwede tayong humingi ng kapatawaran, pwede nating sa pagpapamulat ng ating puso at isipan ay ipahayag muli ang gandahang kalooban ng Diyos sa buhay natin at sabihin natin, there will always be the kind of renewal in our lives so that our lives will proceed to the very many redirection of life. Kaya noong paman, dinidirekto na ng Diyos ang buhay natin sa pamamagitan ni Jesucristo sa araw mabuting balita, nawawala tayo ng direksyon. Pero, sabihin natin ni Jesucristo, repentance and forgiveness so that our life will be redirected again and again to what the Father is making this direction for all pastor, helping to have this direction in our everyday life and life situations. Kaya nga ba, ipinapahayag dito ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang second coming. Pero, kanina pinadawag natin kung ano yung kahinatnan na sa buhay kapag wala tayong direksyon. Pero si Kristo'y palaging dumarating sa atin upang tayo ibigyan ng right direction sa buhay na ito hanggang sa mapagtanto natin na nalis tayo ng landas, kailangan may pagbabago ng buhay at mayroong pagtalikod sa kasalanan at may unti-unting paghakbang sa matuwid na pamumuhay. Iyon ang kahulugan ng metanoia, ika nga, ang pagtalikod sa kasalanan at unti-unting paghakbang sa matuwid na pamumuhay. Kaya, sa pagwawakas ng Sunday Digan, ika nga, kalinsabay dito ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang katanungan sapagkat ito'y naipahayag ni Kristo na siya nabubuhay pa, na sinasabi niyang siya'y muling babalik. Paano ito magkakaroon ng malalim na kaisipan ng mga tao at mismong lubos na ito yakapin o tanggapin ng buong puso at kalooban? Sapagkat natatakot ang tao sa magiging wakas. Una, wakas ng sandaigdigan. Natatakot ang mga tao sa wakas ng kanilang buhay. Natatakot ang tao sa wakas na ano pa mang magagandang mga nagaganap sa kanilang buhay na may katuwaan at may kagalakan upang halinan ito ng kalungkutan sapagkat nababatid niya, hindi magtatagal at hindi maglalaon at magwawakas na ang lahat sa sandaigdigan. Kaya ito yung may pag-asang mangyayari sapagkat may muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Nagbibigay ito ng pag-asa sa lahat upang ito ay tingnan maigi ng mga tao, bigyang kahulugan ng mga tao, at bigyan ito ng pagpapahalaga at manatili. There will always be the hope for everything, for all things to come eventually in the good tidings that the Lord will be rendering upon us. Huwag tayong mag-alala sapagkat kabahabang tayo ay umaasa. We keep on hoping for things, the things to come. Ano man ang hirap at pasakit na dumarating, sapagkat may pag-asa, magkakaroon ito ng buhay na maganda. Ano man ang wakas na medyo misan na nakalulungkot, sapagkat namihasa tayo sa kagalakan, kaligayahan, binibigay ng sanglibutan ito. Ano pa't magwawakas, pero we always have that kind of hope na hindi pa rin mawawala ang Diyos sa piling natin hanggang sa wakas ng sandaigdigan. Kaya ipinahayag na ating Panginoong Kristo mga bagay na ito para samsamin natin ang maraming pagpapahalaga natin sa buhay pananampalataya na tayong pinagkalooban ng Diyos ng lahat na kanyang mga pagpapalang ipinagkakaloob, hindi ito nilulustay, pinawawalang bahala,
hindi ito tinatalikuran kung hindi nagpapasalamat at binibigyan ito ng pagpapahalaga sa buhay. Kung ang lahat na ipagpapala ng Diyos para sa atin, tayo ay kanyang ginagabayan, ano pa't ang paggabay na ito ay hindi lamang hanggang sa dulo na daigdig na ito nating matatamasa, kung hindi may paggabay pa rin sa buhay na walang hanggan. Sa huli, upang ipinapahayag ang mabuting balita ang tungkol sa pinagkakatiwalaan tayo lahat ng Diyos na maraming pagpapahalaga sa buhay, bakit hindi natin ito bigyan ng kahulugan at kahalagahan? We always share the bounty of the goodness of the Lord. Why not give importance to them and keep it alive in us? Sapagkat meron itong pagbabahagi, pakikipagtulungan, meron itong pagpapahalaga na ikaw'y binayaan ng Diyos, merong bahaging iyong kapwa, ikaw'y binigyan ng Diyos, kailangan mo itong ipahayag sa pamamagitan ng iyong pagtulong, pagdamay, pagkalinga, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan ng ating mga pagkalinga. Ito, tagpagdiriwan na ba na misa, minumula tayo ng Diyos sa maraming kaalaman tungkol sa pananampalataya. Hindi dapat lustayin, pawalang bahala, kundi lalo pa itong ganapin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At habang tayo naghahanda sa kanyang pagbabalik, meron tayong patuloy na maka-Diyos na puso't kalooban na siyang palagi nating itinatanghal sa ating buong pagkatao, sa laman ating pinagkakabalan, anuman ang ating ginagawa. Let God always be in our minds and our hearts. Nagpapaalala ang banal na misa tungkol dito sapagkat may kinalaman ito sa ating mabuting balita. Ang kahulugan ng paghihintay natin sa pagdating ng muli ng pagdating ng ating Jesucristo. Kaya hindi rin tayo nakakamaalis sa pinakamahalagang sangkap itong ating ginagawa. Panalangin na nawa sa muling pagbabalik ni Kristo, sa piling natin sa mundong ibabaw, nakahanda tayo sa, o kung hindi man, habang tayo naghihintay, nakahanda pa rin tayo, meron pa rin tayong pagpapahalaga sa Diyos, sa piling natin at sa buhay natin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Buhay na buhay tayo sa larangan na ating pananampalataya. Ipinakikita sa atin kung ano magiging landas sa matuwid na pamumuhay. Ngayon namumula tayo sa mga sitwasyon ng buhay natin, humihingi tayo ng pagkalinga at pinapahayag natin na yung Diyos naririyan ang dandumamay, kumalinga, pumatnubay, magpatawad. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pandaigdigang kaganapan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway maging matiyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghihingalo naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan.
Di natin itataas ang ating mga kahilingan sapagkat punong-puno tayo na lahat ng pagpapala ng Diyos sa kanyang paggabay, pagkalinga, pagsubaybay at pagpapatawad. Idulog natin sapagkat ang lahat ng ito'y ang pagsaksi natin sa walang hanggang kabutihan ng Diyos sa kanyang kagandahang kalooban na hindi maaalis, kundi patuloy pa niya tayong aalalayan hanggang sa wakas ng buhay. At sa muling pagbabalik nga ni Kristo ang ating Panginoon, pagkakaloban tayo na higit niyang mapagpalang pag-aaruga. Kainuman itong ating karaingan, ibig natin idulog, ibig natin makamit, ngayon pinapahayag natin sa pamagitan din ng ating Panginoon sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Panggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya ibaguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiba sa mga tao. Hamak niyang tulad namin sa kamatayang totoo nung inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo, kaya namang iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna, ngayon nga'y lagi lahat ng sa kanya'y nakikiisa sa talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pumagitan ng Espiritu mong banal, mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob sa amin ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa bundaydig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Honesto na aming tagapangasiwa at ang lahat ng mga banal at mga manaroon upang lalong ipahayag ang walang hanggang pagpapala ng Diyos. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos. San Jose, na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Panalangin at panalangin habang tayo nag-iintay sa muling pagbabalik ni Yesu Kristo sa ating piling upang lalo nating panabikan kanyang walanggang pag-ibig at pagkalinga. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangin ka, samahin ang Sa mo,
Iniiling namin kami sa maging kaidyay kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban na kapepehen araw-araw, iligtas sa kasalanan na tinliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabika na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaprihan magpakailanman. Amen. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Sumain. Magbatian tayo at mabigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, inawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako tang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, gayon mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kababanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatano at kalakip ang ating po mga panalangin. At sa huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating pong banal na gawain ng pagdiriwang ng banal na misa. Salamat po. Mga panalig, bilay isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdaman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak
upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailan. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailan. Purihin ang Banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ng mga matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Sakramento,
panum de cielo prestatis die oremus Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tuae memoriam reliquisti tribue quasimus idonus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari o redemptiones tuae fructum in nobis iugiter essentiamus qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin ang kanyang banal na pangalan, purihin ang kanyang banal na pangalan, purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang purihin ang ngalan ni Jesus, purihin ang ngalan ni Jesus, purihin ang kanyang kaba na banalang puso, purihin ang kanyang kaba na banalang puso, purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo, purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo, purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar, purihin si Jesucristo sa banal na sakramento. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aalin. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aalin. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalilisinisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalilisinisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sa gitna
sa